Ano ang pangarap mo sa sarili mo para sa mga taong mahalaga sa iyo? Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo eh. Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayaw na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa manguna. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyang tayo'y nilikha niya, nandiyang tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na, kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pupwedeng maantala, pupwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapa-pray over sa akin with the intention, halimbawa, Ader, pray over nga, eleksyon. Manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa kanya. Ayun! Lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Maasisi niyo pa ako. Pinray over ako. Hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako. Dumating kayo. Nagpadasal kayo. Nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado. Hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan, kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo. Pero dapat, magsikap ka pa rin. Dapat, magtrabaho ka pa rin. Dapat, magpakabuti ka pa rin. Dapat, magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing. Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin ang pangarap niya para sa atin? Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ang buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Antindi? Tindi ng ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Nakalain mo, antindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat
ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-tryout siya, yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado ro yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa sa kanya. Ngayon talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra, ngayon pa ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pupwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika, New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pupwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya. Pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsika pa rin siya, nagtsaga pa rin siya, he did not give up, nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko bilang follow-up na payo doon sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi kong sinasabi, basta Brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtsaga ka pa rin, magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa'yo? Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magsyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo na hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay na hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay na hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, palot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O di ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pag-aalipin ng Diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga Diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan mo na ng problema. Bawat milagro, may nauna mo ng matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli, kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay, sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at pupwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, eh hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo at pagkabigo sa problema ang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na maiaayos ang lahat ng ito. Eh, sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now,
Iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Eh ilan naman si na Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang nakasusurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos kay Yahweh, sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo, ang kalaban po natin 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko, tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo, magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Kusang nabawasan na lang eh. Eh ako man yon. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000, naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good, very good. Sigurong iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tanki nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay, nako, eto. Torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo, kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Eh, pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan eh. But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam niyo ang dahilan ng Diyos nasa Bible kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila? Ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam at sinabi niya kay King Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya huwag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw kumaling ang anak? Sige nga, gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong ma-solve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa'yo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya. Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, olats to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom, boom, kaboom, panalo. Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Eh, nag-give up eh. Eh, bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi.
nag-give up ako, pero hindi ang mga players, kaya may nangyaring miracle. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampiyonatong coach sa kasaysayan ng PBA, nag-give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo na sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinakamaysay sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa rin milagro, may himala pa rin maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala nang pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa'yo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasanin ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno? Nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapa-pray over, manalo sa eleksyon. Sa mga nagpapa-pray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapa-pray over na magka-pera. Sa mga nagpapa-pray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa'yo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa'yo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Hindi naman ang mga material na bagay eh, kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito ha. Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.